ikawalo ng Agosto, Sabado, Paggunita kay San Domingo, Pari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumuhod sa harap niya at nagsabi, "Ginoo, maawa ka sa aking anak na lalaki na may epilepsy at lubhang nahihirapan. Madalas siyang mahulog sa apoy at kung minsan na may sa tubig. Dinala ko na siya sa mga alagad mo, pero hindi nila siya napagaling." Sumagot si Jesus, "Mga walang pananampalataya at ligaw na tao kayo. Gaano pa katagal na panahon ako mananatili sa piling niyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin." At inutusan ito ni Jesus at umalis sa kanya ang masamang espiritu at gumaling ang bata sa sandaling iyon. Pagkatapos ay nilapitan ng mga alagad si Jesus at tinanong ng sarilinan, "Bakit hindi namin napalayas ang espiritu?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sapagkat kakaunti ang inyong pananampalataya. Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi niyo na sana sa bundok na ito na gumalaw mula rito at gagalaw ito, at walang imposible para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. "Ginoo, maawa ka sa aking anak na lalaki na may epilepsy at lubhang nahihirapan. Madalas siyang mahulog sa apoy at kung minsan namay sa tubig." Nang bumaba si Jesus sa paanan ng bundok, agad siyang sinalubong ng maraming tao. Kapansin-pansin ang malaking pagkakaiba sa kalwalhatiang nasulyapan ni na Pedro, Jaime at Juan kung ihahambing sa pagkalito at paghihirap ng mga taong sumalubong sa kanila sa kapatagan. Nabigo ang siyam ng mga apostol na pagalingin ang batang lalaking may epilepsy. Binanggit ito ng ama ng batang may sakit kay Jesus at hiningi nito na tulungan ang kanyang anak. Ikinalungkot ni Jesus na kulang sa pananampalataya ang kanyang mga apostol. Sapat na ang pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa para mapagalaw ang isang bundok. Kung tunay ang ating pananampalataya, anumang bagay na itinuturing nating imposible ay maaaring maganap. Isang halimbawa ay ang pagiba sa pader ng Berlin, isang simbolo ng malaon na hidwaan ng Europa at maging ng daigdig sa pagitan ng silangan at kanluran. Kadalasan mayroon ding alitan sa ating pamilya, parokya, trabaho at pamayanan. Kung mananalig tayo sa Diyos at hayaan nating kumilos sa atin ang kanyang espiritu, magkakaroon ng pagkakasundo at paghihilom. Pagsasagawa. Buong kababa ang loob nating hingin sa Diyos na gawin niyang matibay ang ating pananampalataya sa Kanya upang matupad sa atin ang kanyang kalooban at mga plano.